Welcome again to my channel guys, and for today's video guys, tuturo ko sa inyo paano ba ako magbaklas ng Smash 115 ng pairing. Ang pairing kasi ng Smash guys, medyo mahirap siyang baklasin gawa ng napakarami niyang tornilyo at mga nakatakong tornilyo na to. Kung makikita nyo guys dito, 259 lang ang tinakpo na to guys. I-align kasi natin to sa dati nating pinag-alignan. Ang dating badya na inline natin, ito nga yung kanyang sidecar. Diyan mag-start na tayo magbaklas ng ating pairing. Dito guys, may bolt dito ang dalawa. 12mm sukat na to guys. Ayan, para sa handle na to. Tsaka yon, mayroon ditong rubber. Para doon sa may rubber na yon, nakalagay sa may tangke. May dalawang clip yon. Tatanggalin lang natin yung guys. Tapos maghanap lang tayo ng mga tornilyo dito na dapat tanggal. Ito kasi smash na to, mahirap tong tanggalin pagka talaga wala tayong idea kung nasan yung mga tornilyo na to. Actually ito, first time ko tong magtanggal ng ganitong pairing ng smash. Eh, since na nahirapan ako, ngayon ginawa ko na lang din siya ng tutorial para sa mga may balak na magbaba ng kanilang mga sariling mga sakyan o ganitong uri ng sakyan o motor. Eh, alam na nila kung nasa yung mga tornilyo, tatanggalin na tornilyo para hindi na sila mahirapan tulad ko. Ako dito guys, talagang medyo talaga nahirapan ako matanggal ito dahil first time ko lang ito tinanggal. Matagal na naging proseso ko din sa pagtanggal ito. Kung makikita yung gumamit na ako dito ng cordless. Pero sa mga may mga sulok-sulok na to guys, gumamit din ako ng Phillips screw na may seal lang siya. Actually siguro mga 2.5 inches lang naging haba ng screw gagamitin ko rito sa itong tornilyo. Ayun mga guys, kung mahilig ka sa mga gatong tutorial guys, please hit the notification bell. Like and share na rin guys, subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating lalabas ng mga video. Ito guys, DIY lang. Kung mapapansin mo talaga dito guys, talagang hirap ako dahil first time ko lang talaga siya magbaba ng ganitong fairing ng motor. Talagang kinapa ko lahat ng tornilyo niya. Hinanap ko talaga sa isa. At dito guys, sa part na to, mayroon ditong naka-hidden na tornilyo. Na kung hinata ko siya, talaga masisibak talaga yung pairing niya. Kaya dinahandahan ko lang siya para hindi masira yung pairing. Yan, hinahanap ko nga yung mga socket niya. May mga socket kasi dyan yan. At mamaya, papakita ko sa inyo kung nasaan ba yung mga socket na yon. At kung paano siya matatanggal. Ayan. Tanggal na nga siya guys. Bago ko siya tanggalin, tuturo ko muna kayo sa lahat ng mga tornilyo na nakalagay dyan para makita nyo rin. At pagka kayo na nagtanggal ng inyong mga pairing na motor ng ganitong unit ng motorsiklo, hindi na kayo mahihirapan. Lalo pagka sa inyo naman, pwede nyo lang kayo na lang magtanggal. O kung may kakabit kayo dyan mga ilaw-ilaw, yan, kailangan nyo tanggalin yung pairing na yan para makita nyo lahat ng harness ng wiring. At ito nga guys, andito yung tornilyo, hindi ko makita kaya pala hindi ko siya mabuksan dahil may tornilyo pa pala rito guys. Yung sinasabi ko nga dito, sa smash na to talaga marami siyang mga hidden na tornilyo. Ayan, may tornilyo siya dyan, magkabilaan yan. Ayan, tinatanggal ko na nga siya. Ito guys, smash na to, bagong-bago to, i-align ulit natin doon sa dating kumalalang smash ay yung dating badya na kinabitan natin. Dito ko rin siya ilalagay ngayon. At parang hindi na tumatalsikan ng mga welding na ano, parang hindi masi referring niya. Tatanggalan ko na nga nung halos buong kahan na to. At medyo nahirapan ako, na-challenge ako na i-tutorial na rin para sa mga katulad yung mga baguhan, hindi na kayo mahihirapan pa sa pagbaklas ng pairing. Ito na nga sinasabi ko guys na 12mm na bolt. May bolt yan, 12mm. Tsaka rito guys, itong tornilyo na yung sa gitna, kahit hindi nyo natanggalin yan. Kasi ako, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko naman ng buo itong backing fairing na to. Ayun na nga guys, lahat ng tornilyo na nilagay ko na sa compartment para hindi siya mawala. Mas mainam kung meron kayong magnet na medyo malaki pag dikit-dikitin nyo ron or isupot nyo para hindi mawala yung mga tornilyo. Ayan, tinanggal na nga natin itong handle niya sa likod. Ayan. Ayan guys, kung makita nyo bagong-bago to, sigurado naman guys na ito ay walang nawawala mga tornilyo, kaya siguradong sakto to. Kaya ito yung mga tornilyo niya, ituturo ko sa inyo. Isa doon, dito may isa pa rito. Bali, isa, dalawa. Isa dyan, dalawa rito. Tatlo. May clip yan, apat. Itignan nyo rin guys, may clip yan, baka mawala. Ingatan nyo rin siya malaglag. Kaya nagtatanggal kayo. Saka meron din siya rito.
Ayan, katanggal na kasi siya pero tinuro ko pa rin kayo para mas mapadali kayo sa pagkatanggal. Ayan, para malaman nyo mga tatanggalin yung mga tornilyo pagka kayo naman nagtanggal lang yung mga pairing ng motor. Ayan, tapos meron siya pa siya dito sa gitna. Ayan, guys, ayan. Tatanggalin ko rin kasi yung cover na yun kaya tinanggal ko na rin nasa gitna na yan. Tsaka mas mabilis pagka tinanggal nyo halos lahat ng mga tornilyo na yan para kasi may mga clip yan para hindi na siya sumabit-sabit. Ito sinasabi ko sa inyo na ayan, mapapansin nyo may rubber yan. Ito yung male adapter niya. Susuksok dun yan sa butas na yon. Ito yung nagsisilbing pampatigas niya. O ito yung pampatibay ng pairing na yan, guys. Unlike sa mga China motor, wala akong makikitang ganyan. Ito kasi talagang maganda pagkakagawaan. Smash dito. Kaya kung makapansin nyo, ayan, meron pa siyang mga rubber na yan. At meron siyang male adapter dito. Ayan. Isusuot nyo lang siya doon para talagang walang galaw yung pairing niya. Yun ang kagandahan dito sa mga original na fairing na motorsiklo tulad na itong smash na to. Ito sinasabi ko sa inyong rubber. Ayan. Yung rubber ta, ano, cover na yan. May makita kayo yan na clip. Ayan. Hugutin nyo lang siya, guys. Ayan. Isa-isa dito. Ito isa na ito. Ayan. Kaya nga nahirapan ako kanina siyang kahit anong gawin kung di siya matanggal-tanggal. Meron pala siyang nakahidden na tornilyo dito. Ayun, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tornilyo. Na dapat malaman nyo. At kung wala kayong idea kung nasan to, tergurado pag inangat nyo yan, hindi nyo yan maaangat o hindi nyo yan matatanggal. Kapag pinuwersa nyo, baka masiraan naman kayo ng pairing o mabasagan kayo. At yun yung dapat natin ingatan nyo. Mabasagan tayo ng pairing at napakamahal ng pairing na ganito. Saka ito, bagong-bago guys. Kaya sigurado to. Wala ritong nawalang tornilyo o walang namis. Kaya lahat ng tornilyo na to guys, na ituturo ko sa inyo. O maituturo ko sa inyo ng tama. Kaya siguro natin guys, angat, maangat na natin to. Ito nga pala, inuna ko rito guys. Instant tatanggalin ko rin naman to. Inuna ko na siya. Yun. Yung kulay itim na yan. Tanggal ko na nga siya. Itong pairing na to, tatanggalin ko siya ng buo. Yan. Yung mga clip niya, tinanggal ko na yung kinasabi ko na clip na rubber. Yan. Mapapansin nyo rito. Yan. Buo ko siyang tinanggal. Yan. Para talagang walang hassle o mamaya pag sinikiran ko to eh, hindi natin matalsikan pa ng mga welding. Ayan, ayan guys yung sinasabi ng tornilyo. Kung gusto nyo siyang paghiwalay yan, may tornilyo dalawa yan, screw nyo lang yon, tanggal na yan pag ihiwalay na siya. Dito yung sinasabi ko at hindi na siya tanggalin dahil hindi ko mo siya pinaghiwalay, kaya kahit hindi nyo natanggalin yun. Susunod naman guys, ito tatanggalin ko tong front na to. Ito yung mga sikreto din pala tong front at tong cover na to, kaya medyo nahirapan din akong tanggalin to. Pero since na nalaman ko na siya, ibigyan ko na rin kayo ng idea kung nasa yung motor nito. Isa, dalawa, yan, meron dyan tatlo. Ayan. Saka dito nga kanina guys, tinanggal ko na rin. Ayan, may tornilyo niya, tinanggal na rin natin yan. May bala ko yung side lang ang tanggalin nyo, ito yung mga tatanggalin yung tornilyo. Tsaka sa portion na to, yan, may tornilyo din dito yan. Ayun, tinanggal ko na rin siya. Ayan, tapos meron na naman hidden na tornilyo dito na kinalas-kalas ko siya, hindi ko siya makalas dahil nga meron na lang pala siyang katagong tornilyo at nandito nga siya sa ilalim na yan, sa ilalim na yon. Kita ba yon? Itong tornilyo na yan guys, hindi yan, itong kabila na to. Ayan, hinasa part na ilalim nandun yung tornilyo niya. Kanina inaangat ko siya, hindi ko siya mayangat dahil nga pala mayroon pa siyang isang tornilyo dito. Ayun, yung tornilyo na yan guys. Kapag sabi ko sa inyo, pag hindi nyo alam kung nasa yung mga tornilyo na to, sigurado masisiraan kayo ng fairing ng motor o mababasagan kayo na to. Ay ngayon sa mga newbie lang to guys ha, pero sa mga expert na dyan ay hindi nyo na kailangan ng video na to. At ito pa, ito guys ang nakita ko sa kanya. Itong sa may susian na tong cover na yan, may portion pala yan or may purpose pala yan. Ayun, makita nyo guys, iniikot ko siya ng counterclockwise guys. Ayan, para matanggal to. Isa din pala to sa nagpo-protect ng pairing. Ayan, pass nyo guys. Ayan, may polarity to guys, kung mapapansin nyo. Ayan, sabi ko may polarity to. Pagka namali kayo nakabita to, may baligtaran to o yung ignition na nakikita nyo. Ayan guys, makita nyo rito, mayroon syang kusli. Ayan, may nakusli na yon. At ito yung cover nya. Ayan, pwede rin siya kasing baligtad. Papasok din siya na nakabaligtad pero mali nga yung mga na-indicate na yan. Kaya kailangan nakaganya siya bago nyo siya ipasok. Meron naman itong makikita. Ayan.
yung slot na to guys, yan slot na yan, ipapasok nyo dun sa may nakausli na yun, tsaka siya ipipihit. Ayun, kung di nito alam guys, talagang mababasag talaga ang kayo pwede. Kaya buti na lang dinandahan ko to dahil bago nga nakaka panghinayang naman kung mababasagan tayo ng pairing. Ito na nga guys, tatanggalin ko na nga itong nakahidi na to para matanggal ko na nga yung cover na yun sa harapan. Nahihirapan akong tanggalin to kasi first time lang natin tatanggal, magtatanggal ng ganitong fairing na motor. Smash 115. Kung ganito rin ang unit ng inyong mga motor, eh ito na nga para sa inyo. Ito na nga yung tornilyo niya guys. Ayan, pinagsama-sama natin sa upuan para di tayo mawala ng tornilyo. Napakalaga ng tornilyo na yun guys. Once may matanggal lang dyan na isa, ayun, medyo magkakaroon ng alog. Ayan guys, kita nyo naman, hindi na ako nahihirapan para tanggalin. Ayan, pagka alam nyo lang kung nasa yung mga part o portion ng mga tornilyo na yan, hindi na kayo mahirapan magtanggal pa ng pairing. Ayan, napakabilis ko nga na siya hinugot guys, pagka wala na talaga siya nakakabit na tornilyo. Yung mga clip na to guys, ito guys, sinasabi ko, ayan mga clip na yan, napaka-importante rin na huwag kayo mabalian ng mga clip na yan. Napansin nyo yan, isa yan sa nagkapatibay ng fairing ating mga motor. Ayan, nakislap dito yan. Ingatan nyo mabalian kayo niyan guys, at pagka kayo nabalian niyan, may magkakaroon na ng galaw o alog ang inyong mga fairing. Ayan, slot na yan. May mga hidden na slot ba yan? Kaya dahan-dahan na sa pagtanggal ng fairing. Kagalaw-galawin nyo lang siya hanggang sa matanggal siya. Huwag nyo siyang pupersahin. Pag ayaw nyo pang mapwersa, hanapin nyo pat mayroon pa sigurado mga tornilyo na nakatago yan. Gawa nga na itong smash na to. Talagang napakaraming tornilyo na itong nakatago. Itong part ng harapan na to, tatanggalin ko na rin siya. Ayan. Talagang napakatibay na itong part na to. Pero hindi naman lahat ng smash siguro. Ito talagang hirap. Medyo matigas siyang tanggalin. Kaya napapansin nyo, pinupukpok siya. Hindi ko siya matanggal. Yung dalawa, natanggal ko na ito eh. Itong isa na ito, natanggal ko na ito actually kanina. Ngayon, na-challenge ako kasi sobrang tigas niya. Kaya ginawa ko na rin siya ng video dito. Kaya napakatigas niya. Pero hindi naman siguro lahat ng tornilyo ng smash dito ay matigas. Ito lang siguro na pagkataon lang na matigas talaga yung pagkakakabit niya rito. Since bago ito. Yeah. Siguradong wala pa nagtatanggal na itong tornilyo na ito. Hirapan ako ito. Dalawa nga. At dito nga dahil hindi ko nga siya madali ng ganun. Hindi ko siya pinwersa. Gumamit na nga ako dito ng infact. Yan, impact. Dahil ayoko masira nga guys. Ayan. Impact ko na nga siya. Talaga napakatigas. Guys, itong video na to ay para sa mga baguhan lamang. Wala pang mga alam o wala pang idea paano ba magbaklas ng ganito mga fairing na motor na tulad ko na first time lang nagbaklas na to guys. Na-challenge lang ako guys kaya ginawa ko lang to ng tutorial. Para hindi na mahihirapan yung mga tulad yung mga baguhan. Wala pang idea kung nasa yung mga tornilyo na to. Ayan, papansin nyo, umagalaw na siya. Papansin nyo guys dito, buo ko siyang matatanggal. Ayan, buo ko nga siyang tinanggal. Pero kung paghihiwalay nyo o yung side lang naman ng tatanggalin nyo, pwede rin naman. Pero dito, tinatanggal ko na siya ng buo at papakita ko na lang sa inyo guys kung paano siya pa may tornilyo dyan para maghiwalay siya. Ayan, tanggal siya ng buo. Ayan. Tinanggal ko na rin dito guys yung kanyang flasher clip o socket ng flasher niya. Ayan. Huwag nyo kalilimutan guys siya kasi hindi nyo matatanggal. Itong tornilyo na to, yan, isa na yan. Pabilaan yan. Yan ang tatanggalin nyo kung gusto nyo matanggal lang yung front na yon o itong side pairing. Yan, tanggalin natin siya kung ano nga ba sinasabi ko kung gusto nyo tanggalin siya ng hiwalay. Since ako kasi buo ko na siya tinanggal kaya hindi ko na nga siya tinanggal dito nyo. Ngayon gusto ko lang pakita sa inyo kung paano siya. Ayun, side pairing yan. Yun lang tornilyo na to ang nagdadala sa dalawa na yan. Guys, thank you guys sa panonood at sana marami pa tayong mga ma-upload pa na mga video tulad nito para marami pa tayong maturuan tulad ko na baguhan na kahit baguhan nakapagturo. Na-inspire lang kasi ako sa mga napapanood ko na tutorial na gusto ko rin makakuha ng kahit konting idea. Ayan guys, ito i-align kasi natin to
Kaya ginawa ko na rin to ng separate na video. Challenge lang kasi ako dito kasi medyo mahirap din talaga magtanggal ng pairing ng smash. Thanks for watching guys and God bless.